Tapos itong outer layer na to, itong dalawang to, we call it as the cylinder block. Eh medyo soft lang, no? Hindi yung ah! Hindi ba ginagawa yung ah! Hindi. The reason why I am not believing all of this is because yan, yun yung mga mararamdaman nyo pag bago yung gulong nyo, pag bago yung brake pads nyo, kailangan nyo siyang i-brake yun. Doon ako maniniwala na i-brake yun. When we are talking about break-in, usually sa mga manual natin, yung mga manufacturers, lalo na pag bagong bili yung motor nyo, meron sinasabi yan sa CASA that you must not exceed 60 kilometers per hour during the first 500 kilometers. You must not exceed 6,000 RPM for the first 1,000 kilometers. So parang ang gagawin nyo daw, gagawin yung baby yung motor nyo. Okay, ibibaby nyo muna, aalagaan nyo mabuti, huwag nyo muna masyadong birahin, and so on, and so forth. That is what I call soft break-in. Whenever you say soft break-in, ibig sabihin, yung way ng pag-throttle mo sa motor, paggamit mo sa motor, medyo soft lang, no? Hindi yung ah! Hindi mo ginagawa yung ah! Hindi ka nag-full throttle na ganyan. Usually, yung soft break-in, ganito lang ang takbo niya, no? So, kung nandito ka sa EDSA, yan, ganito ang takbo. 40. Bubusinahan, ganyan, sigurado. Okay, pero yan ang sabi ni manufacturer daw. Kailangan, hindi ka lalagpas ng 6,000 RPM. Sa iba-ibang motor, iba-iba yung soft break-in instructions nila. Bawat manufacturer, Honda, Yamaha, Kawasaki, Rusi, lahat yan merong user manual, merong owner's manual na mababasa nyo doon kung ano yung dapat nyong takbo during its break-in period. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, ano yung opinion mo, Sir Mel, regarding break-in, hindi ako naniniwala sa break-in. And I will discuss about that. Hanap lang tayo ng mapaparkingan. Let's go! So yan, nakahanap na tayo ng spot natin, mga sir. Let's go, pag-usapan natin kung ano ba yung break-in na yan. When you say engine break-in, mas madali ito sa term namin sa engineering, which we refer to as mechanical run-in. So pag sinabi natin mechanical run-in, since a motorcycle has metal parts, mga parts na mayroong bakal na kailangan mahasa, kailangan magasgasan in order for it to function properly, yun yung ibig sabihin ng word natin na break-in saka run-in. Ano bang part ng motor natin yung bine-break-in? So sa loob ng motor natin, yung tinatawag nating piston, saka yung tinatawag natin na cylinder. So itong piston, this one is the piston. Tapos itong outer layer na to, itong dalawang to, we call it as the cylinder block. Since the piston is moving up and down continuously pag umaandar yung motor natin, definitely this part nagkakaroon niya ng wear. So sa Tagalog, ibig sabihin ng wear nagagasgasan, napopolish, nagagasgasan, napopolish. So parang wear and tear. So yun yung reason kung bakit tayo nagbe-break-in, sabi ng CASA. Okay, yan yung ibig sabihin ng pagbe-break-in. The reason why hindi nila tayo pinapatakbo ng mabilis is para lumapat daw yung piston rings natin or yung piston seals natin dun sa ating cylinder wall. So the reason why I am not believing soft break-in is because ganito. Soft break-in. Sabi dun sa soft break-in, nasa 40 to 60 kph lang daw ang pwede mong patakbuin. Sa ibang brand, sabi nila, hindi ka daw pwedeng lumagpas ng, I think, 4,000 to 6,000 RPM. It varies eh. So, tingnan nyo na lang sa manual nyo. So, tapos, kailangan, huwag kang mag-full throttle. Hindi ka daw pwede mag-full throttle up until 1,000 kilometers. No full throttle. Ibig sabihin ng no full throttle, yung bira. O, yung ganyan, sagad na ganyan, no full throttle.
Okay, yan ang soft break-in. So bakit nila to ina-advise mga sir? Para yung diniscuss ko kanina na yung wear sa cylinder block at piston, mangyari yung perfect na fitting ng piston sa kanang cylinder wall. But the reason why I am not believing all of this is because sa engineering, meron kaming tinatawag na burn-in. Burn-in test allows us engineers and designers na i-test ang isang motorcycle before yan i-release sa market. Ibig sabihin, galing sa factory, galing sa production, before yan ilabas, ipinapatakbo na actually yung motor. Kaya yung nakikita nyong 0 kilometers sa inyong motor is really 0 kilometers kasi hindi umandar yung motor ng umandar talaga ng malayo. Pero meron silang parang mga rollers, mga dynos na hindi kailangan umandar yung motor pero umiikot na yung gulong, umiikot na yung makina for us to burn in this motorcycle. So ito, meron tinatawag na mga rollers. Lalagay ko yung picture dito. Meron tinatawag na mga dyno. Tapos, yung ibang mekaniko, hindi ko alam, pag sa China siguro, pag mura yung production ng motor, they are letting the bike run for continuous hours. So, hahayaan lang nilang umandar yung motor sa loob ng ilang oras, yun na yung kanilang burn-in test. So, ibig sabihin, yung mga motor na binibili natin, straight from the casa, are already burned in. Which means that, break-in is equal to mechanical run-in is equal to burn-in. Pare-pareho lang yung tatlong yan, okay? Yun nga lang, bakit masasabihin ni Yamaha, ni Suzuki, ni Kawasaki, or sino pa mang motor, Kimco, BMW, na i-burn-in mo muna yung motor mo before mo siya patakbuhin ng mabilis? Para sa akin, may reason for that. Ito yon. Kung ikaw ay newbie, as in talagang zero knowledge sa pagmotor, I will suggest for you to follow that soft break-in. Hindi lang yon para sa motor mo, para na rin yun sa'yo. In my own opinion, ginawa yan ng manufacturer para sa safety mo at para sa safety ng motorsiklo nila. Marami kasi ang nadidisgrasya ng mga beginner na kala nila madali yung pagmumotor, full throttle agad, bira agad, pero yung experience or yung skill nila sa pagmumotor ay napakababa pa. So what I am suggesting is to follow the soft break-in para sa sarili mo. Para makilala mo lalo yung motor mo, makilala mo kung gaano kakapit yung gulong mo, makilala mo kung gaano katigas yung preno mo, diba? Gaano kakunat yung preno mo, yung mga ganitong op, pagpreno, makikilala mo kasi yung motor mo eh. Yung hard break-in naman, ang meaning naman yan, para kasi yan sa mga experienced riders eh. Kung matagal ka nang nagmomotor, matagal ka nang rider, hindi ka na talaga actually naniniwala sa break-in. Pero meron talagang mga tao na very finesse, ano? Parang talagang inaalagaan nila yung motor nila, kung ano yung sinabi ng mekaniko, kung ano yung sinabi ng kasa, sinusunod talaga nila yon. So I respect their opinion, I respect what they believe in. Hard break-in, ibig sabihin yan, full throttle agad. Full throttle agad. Saka from 0 to 1,000 kilometers, bira. Sarmel, ano bang ginagawa mong klase ng break-in? Kunyari, si Sarmel, bumili ng bagong motor. Bukas, bumili ako ng S1000RR. Hindi ko yun agad-agad gagawing hard break-in. Pero, itatop speed ko pa rin yun. Anong klaseng break-in yung ginagawa mo, Sarmel? Ang tawag ko doon is normal use. I will use the bike to what it is intended for. Kung paano siya dinesign, kung paano talaga yung motor na yun gumagana, yun yung paggamit ko sa kanya. Mixture of soft saka hard break-in. Bakit i-hard break-in mo, Sir Mel? Siyempre gusto ko makita kung anong top speed ng motor ko. Gusto ko makita kung may kakalansing ng mga bearing. Gusto ko makita kung sasabog yung makina. Ibabalik ko sa BMW yun. So yun yung reason ko kung bakit ko siya i-hard break-in. Eh bakit mo naman, Sir Mel, iso-soft break-in yung motor mo? Kasi hindi ko pakilala yung motor ko. I need to know how it works. I need to know kung nasan yung mga switch. I need to know kung nasan yung busina. Kaya ako mag-soft at hard break-in. Ang tawag ko doon, Sir Mel's break-in. So if ever that you are already an experienced rider, a very, very professional rider, I suggest that whenever you buy your new bike,
gawin mo lang normal lang, normal break-in lang. Gamitin mo lang siya kung ano yung paggamit talaga ng motor. Normal use. Gone are the days na kailangan pa talagang i-break-in ang motor. Ginawa kasi yung pag-break-in ng break-in ng cylinder na yan noong mga 19 kopong-kopong pa. Noong ang technology ng paggawa ng bakal at pag-manufacture ng mga bakal eh hindi pa ganun kagaling as compared now. Ngayong panahon na to, meron na tayong mga tinatawag na CNC. Okay, computerized numerical controls. Wow, galing ni Sir Mela. Meron tayong mga CNC machines, yung mga drilling machines, mga milling machines, yung mga die, yung mga cast machines. They are very, very good as compared to 50 years ago. Those bikes that were made 50 years ago, yun, maniniwala pa ako, i-break-in mo siya. Pero yung mga motor ngayon, hindi na. Sobrang ganda na lang ng clearance niyan. Yung pagka-manufacture ng bakal niyan is very, very close to perfection. So kung i-break-in mo yan, siguro mga 15 minutes mo lang paandarin yung motor, break-in na yun. Doon naman tayo sa question na, meron bang magandang naidudulot yung soft break-in? Or meron bang masamang naidudulot yung hard break-in? Marami kasing sabi-sabi dyan na pag hard break-in daw yung motor, mas maganda daw yung performance. Meron din naman nagsasabi na kapag soft break-in, mas maganda yung performance nila. Sabi ko nga sa inyo, kanya-kanyang relihiyon yan. Okay, merong relihiyon na naniniwala sa soft break-in, merong kampo terroritmo na ang pinapaniwalaan nila is hard break-in. But for me, those are just placebo effect. Ibig sabihin, they are believing into something that is really not happening. Kasi yun yung pinaniniwalaan nila. Kaya na-feel nila na medyo mataas yung arangkada, which is kung makakahawak naman sila ng soft na break-in na motor, eh pareho lang naman pala. Okay? So kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang respetuhan. But breaking in your motorcycle the soft way or the hard way will not give you any performance increase. Okay? Promise yan, kahit kasuhan nyo pa ako sa korte. Hindi totoo na pag nag-hard break-in kayo, madadagdagan kayo ng 2 horsepower. No. It doesn't happen like that. Mas maniniwala pa ako kung i-break-in nyo itong dalawang to. Gulong at saka brakes. So yan ang mas maniniwala pa akong i-break-in nyo. Una, yung gulong, meron niyang tinatawag na wax. Yung gulong kasi natin mga sir, ito. Kapag bagong bili mo yan, meron niyang ano eh, parang protective coating, meron siyang parang wax dito na parang plastic na di mo maintindihan. Pero pag bilhin niyo ng motor niyo sa kasa, mararamdaman niyo yan, mafi-feel niyo na parang hindi siya goma. Para siyang ano, medyo plastic na medyo madulas. Yun yung mararamdaman niyo sa kanya mga sir. Kaya kailangan mo i-break in yung motor para ma-break in mo yung gulong. So doon ako maniniwala kung yun ang i-break in mo. Pangalawa, yung brakes. Yung brakes kasi kailangan yan ma-bed in. Kasi yung brakes natin, dapat kung mapapansin nyo yung brakes na yan, eh meron siyang parang gasgas. Pag binili nyo yung motor nyo sa kasa, wala pa yung gasgas na yan. Yung gasgas na yan sa disc nyo at dun sa brake pad mismo na gasgas, kailangan kasi magpantay yung dalawa na yun. Pareho silang may gasgas sa kanya-kanyang portion nila para makuha mo yung maximum braking power mo. And it only happens after 25 or 50 kilometers ata. Mas matagal mababrake in yung brakes eh kaysa sa gulong. Yung gulong, onti lang yan, mararamdaman mo, kakapit na agad yung gulong. Kaya kung naramdaman nyo na yung stock tires nyo eh medyo madulas, it's because baka bago yung gulong nyo or bagong bili nyo yung motor nyo. Kung naramdaman nyo naman yung braking power nyo eh medyo mahina pa, that's because bago pa rin yung brake pads na kinabit nyo or bago rin yung motor nyo. Yan yung mga mararamdaman nyo pag bago yung gulong nyo at bago yung brake pads nyo, kailangan nyo siyang i-break-in. Doon ako maniniwala na i-break-in. Ganda ng location ko mga sir, oh. Happy National Heroes Day. Nasa Aguinaldo Shrine tayo. Yun lang, share lang. So that's it mga sir. Mas maganda na i-break-in nyo na lang yung sarili nyo, yung skills nyo sa pagmumotor, yung handling ng motor nyo, kung paano nyo i-handle yung motor nyo sa braking, sa arangkada, sa top speed. Mas maganda na yung sarili nyo yung i-ready nyo or i-break-in nyo kaysa itong
motor nyo, mga sir. Yung motor nyo, okay lang yan. Huwag kayong mag-alala dyan. Basta ma-break in nyo yung gulong, saka yung brakes, okay na okay yan. Saka palitan nyo yung langis at 500 saka 1,000 kilometers as per your instruction manual or sa recommendation ng inyong manufacturer. So that's it, mga sir. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. Yes, sir. Let's go! Bye-bye!